Piso de esa sensual mano, había quedado con la awkward beauty. Y ako kanina, kanina twice, kanina mahala ni mahala. Si Ada, di ba? Ang first niya ng asawa si Ada. Kabasa mo? Dala, ito siya, in verse 2. Daughter Shukranan, Ada, the daughter of Elon, the Hittite. Ang first niya ng asawa, ang mahala ng Ada means adorned one. It means an ornament, it means dayan-dayan. So, ang iyang mura, ang iyang ipangita itong presentable outside appearance. At ito sa mga kapag kanita ka physically beautiful, pero what matters most is in the inside. Amen. Tawa kayo ng kapulawan, tingnan sila, asa may mga yung pastor. Wapa, mga kinaya, and all the persons
of his house and his cattle, and all his beasts and all his substance, which he got in the land of Canaan, and went into the country from the face of his brother Jacob, for their riches were more than that they might dwell together. And the land wherein there were strangers would have perished because of their cattle, that dwelt Esau in Mount Seir, Esau is still. Pregunta ahora, there is a direct command para saludar a Dios. You dwell in Canaan. Pero en disobedece, Esau. En Esau no ha blessed ako, na no magpapili pa magpudre. Hindi siya gusto mo po yun, makikubang sa iya at Esau on in harmony. Kaya ito, he went to Mount Seir. Ang iyong thinking, I am materially prosperous. Pero he was not obeying God. Hindi ay ikakumpara ang material ng blessing sa inyong ang spirituhan ng pagkabuk. Huwag ikaw na, this is a challenge for you young people. If God had called you in the ministry, ayaw una-unaan na na unsay mapupumos kalibutan, pili nang ikasapar ko niya sa kanino sa calling sa Ginoon. Okay. Oh, this is a challenge for you young people, for you who are called in your ministry. Ayaw na mo una-una pa, bakit na ganito mong calling? Ayaw na mo una-una pa na busunay sa kasalibutan, busunay sa katrabaho. Kaya may na lang, magkatabang ka, magkakuha ka ng material na para ikasapal mo. No. Walay ikakumparang ang inyong paglabo espirituhan sa material na inyong makuha sa iyo. Na ay pastor, nagpastor siya, yung edad 38 na. Grade 5 ra yung nahimo. Pero nakaad po siya sa Amerika. Mag-uumar siya, walo ko yung anak. Duha sa iyang paabulo sa iyang mga anak na anakaroon sa ministry, at duha sa iyang mga anak babay, asawa pastor. Nothing can compare to that kind of spiritual blessing. Wala ikakumpara. Una, nakamay linya-linya ang kinabuhi sa tao, pero ang pinakanindot na linya ay nag-ibutan ka sa Diyos sa ministry. Amen. Ang pinakanindot. Tawagin ka sa Diyos ang magkasto. Do not be afraid to respond to the calling of God. Kung ang kausap mo ay ang people, ayaw mo kahit yung asawa ang kasto. Kung ayaw mo hindi. Ayaw mo kahit yung sa blessing ng asawa ko ito. Walay niya kung para sa kalimutan. Ano? Oh, though si Jacob, he was blessed materially, he was also blessed spiritually. Because he followed God, he obeyed God, but so he was blessed materially, but he was decaying spiritually. Amen. Why can't you compare our spiritual illness? Amen. Amen. Verses 15 and 19. And now, so, Salihan, Makasta na in verse 15, and these were the dukes of the sons of Esau. Kaya ng duke, it means mga chief, ang meaning na. The chief of the sons of Esau. Nangalan si Elipas, ang iyan, first one sa Iso, si Chief Iman, si Chief Omar, si Chief Sipo, si Chief Kinas, si Chief Cora, Dagaki Chief Ya. Dahil, in verse 17, I present the names of Ruel, Iso's son. So, yung kanal, ang sumpay-sumpay, sumpay-sumpay, ibo mo na makita na dito na ito, pagkakagin na lahat. Makabali siya, mga anak, ni Iso. So, Elipas, si Elipas, nakasawa ni Inna,
public, mga mahal guys, si Timan, si Sawa, si Umar, si Kenas, at si Sipo. Si Basnat, iyang anak, si Ruel, ay nakaanak, Naha, si Zera, Sawa, Shama, o si Visa. Ay Gerard, Olibama, ang mga anak, Diyos, Salatora. All these are chief. Mga chief na sila, but they are chief dito sa kanahan. Dito sa lugar ng Diyos. Layo, dapat punta dito sila doon o dito sila sa place of blessing ni promise kino nila. But they were in Mount Seir. Dito sila sa Mount Seir. Distansya gikan sa kabubuton si Diyos. Bulta sa mod, instead of dito sila sa kabubuton si Diyos, mag-settle dito sila sa kalibutan. So, una, ang inaguhan ng prinsipo na tumasaktan, na though they have, if they have those wisdom, na piting ihatag sa kalibutan ng leadership, pero wala yung makapag-equal sa espirituhan ng nakahalaw ni hatag sa Diyos. O, ito na, it's a blessing being a teacher. Kamu mo na, teacher, ay, wala'y ikakumpara sa inyo kalibutan mo na panahon ng kaalam. Kanawagan na ng mga dasko kayong mga naangkon o kanagkod ka kayo naangkon ng mga konsos kalibutan. Ipa-speaker niyo. Pag-speaker mo, pagkawal yung kayo makuha na panahon. Pwede kayo makuha ang prinsipyo. Atento ka to the vision nila Michelle, nila Jero, nila Lynette. Ang last speaker, grabe kayo mo Diyos, 30 minutos. Grabe kayo achievement, grabe kayo accomplishment, 30 minutos introduction sa speaker. Grabe yun sa liging salit, magtatang ako sa nagway. Magkaingon ka, mahubyan. Pag-istorya, samot na. Huwag niyo kayo makuha. Kami makuha ng mga ito. Maunang ang spirituhan ng nakaalam exceeds every work in wisdom. Huwag makatumbong makaalam sa kalimutan kung ang Diyos wakag mong kaalam di ka siya puro. Huwag ito na sa Diyos ka magsali. Mukhang talito, nanginaw ko ito. Grabe, production na ito. Kamon ko ito, may pagkabayo ng pagamay. Inoon na. Katulong ang prinsipo. Katulong ang prinsipo. Political power does not equal God's power. Isang unsang mata ng kahong sa kalibutan, di ka galabaw sa kahong sa Diyos. Walang kalimutan lang, ipanayon kami, puro si Scotty, mga anak, walang itawag, political dynasty. Sila ko yung mga chief, puro, mga chief, additional chief, at furthermore, ako yung mga chief, basahan na, hindi ka po yung basa. Walang galisod, kung yung mong bisahe na, puro sila makangalan, pero ang kwenta si Diyos na lang, isang cheat na sila, isa kunsta na sila, hindi ka kumparar ng mga gawin sa inyo ng ngayong ibutan. It's not the title that counts. It's not your accomplishment or the accomplishment that counts. It's the power of God na magamit sa inyo. The way God would use your life, the anak ko yung pinasyahan. Not the power of God. And last, may tumod ni isaw, temporal prosperity is not equal to God's eternal promise. Isaw was blessed sa kalibutan. Temporarily, they were enjoying. They enjoy sila o mga kanang tawag posisyon, muna yung verse 43 na lang ang masahaw. At yung pag-iil, yung ilaw, visiting the jokes of ilaw, according to their habitation in the land of their position, this is
of the father of the invalid. So they have a position, they have their habitation, they have temporal prosperity. But I'm telling you, you know, nothing compares to the one that trusted in the promise of God. Kita karon, kalaman mo, magwala pa, but there is that promise of God coming up. So, wala yung natumpara. Pwede ka lang, umutog yan, kasi yung pagalingon sa Ginoo, magpastor ka. Ang Ginoo ko yung take care sa inyong pamilya. Ako sa una, kauna-una, ikaw po, ikaw, nalukoy ko sa nanay, nalukoy ko sa tatay. Ikaw, kung magbili ko mga trabaho, nasa lalasay ko, hindi ko mga trabaho, hindi ko mga inabuhi, kung sa una, nakakit siya sa inyong tabang na. Pero kauna-una ako, mas labaw ang Ginoo, makabless sila ang lahat, itubyan ako kung pagaling mo na. Amen. Ano ko? Wow! Hindi na napag-utatay tayo. Mag-work sa church tayo. Sige po, mahala ka. Wala sa isang mo, makulikan. It's not me that will provide for them, it is God. Amen. Dili ka inuha ang trabaho na nakaprovide para sa inyong pamilya mo. Amen. Huwag ito ang inyong si Jesus Christ at sa inyong si inyong siya. Kinsa ang inyong idea o panimalay, pamilya. Tungkol sa tungalan, he that loses his life for my sake, the same shall save. And he that followeth after me, and biyaan ko, hundredfold, iyon na niyo, shall in no wise receive in this lifetime and after this lifetime a hundredfold of recompense. Matusan ka, hundredfold sa niyo. So wala ito kung para sa promise niyo. So do not be afraid to follow God. Do not be afraid to keep your life to God. Do not be afraid to show the world na ito noong mismo. Wala ka kung para kung mauna yung mensahe sa generation ni Iso. Sa generation ni Iso, nothing compares to spiritual things. Si Iso, tanawa yung Hebrews chapter 11. Tanawa na ito. Mga forefathers ni Rita Polenta. Rita Polenta pa ha? Hebrews chapter 11, before we go to the conclusion, Polenta pa rin ang point, Hebrews chapter 11, para kita baka they have made ni Esau after Isaac. Hebrews chapter 11. By faith. Wala. He was not a spiritual man. He was a spiritual man. And he had been a sea in the negative. Not by faith. Though, in an anyway, so. Nakagawa ng grasya sa Diyos sa life ni Jesus. I-bless mo siya, ha? Grasya na. Sa gilip ko sa spiritual, tas kaya na. In spite of Jesus ang grief, in spite sa iya ang gilip pagsunod sa Diyos, ang iyang descendants niya ang nag-fusion sa Ginoo. Dalawa ang mga kasi sa Deuteronomy. First Deuteronomy chapter 2, verse 4 and 5, kung makita na na ilan ang Ginoo na kanyang kaliwatan din. So very careful, do not condemn them, or I will not give you any of their land, not so much as for the soul of the foot of Gideon, because I have given Mount Seir to Esau as a position. Tarawa, na ilan ang Ginoo. In the title of promise land, ayaw niyo iluga ang mga position ni Esau, mga idoman. Eh, ilahag na apat yung nanako nila. Hindi nga nila. The chapter 23, verse 7 and 8. Now, you shall not abhor an Edomite, for he is your brother. You shall not abhor an Egyptian, because you were a sojourner in his land. Siyempre, abhor to them in the third generation who entered the city of the Lord. Dalawa, greetings makasunod ang mga Edomites. Sa report, naaligas siya kino. So ang point namin, this is the point for Linda. Under God,
Everyone has a story. Means loud, everyone has his own share.